PinoyBIX. Welcome back to my YouTube channel. This is the continuation of our topic in substitution rule for indefinite integrals, or yung ating integration using U-SUBSTITUTION. This is the part 4. So yung pong hindi pa napanood yung unang mga naunang videos, so panoorin nyo po muna yon bago po ito. So balikan nyo na lang after. So mapanood yung naunang tatlong videos regarding po sa topic na substitution rule for indefinite integral. For this episode, so magbibigay po ako ng apat na medyo challenging questions or problems sa pagkuha po ng integral using po yung ating substitution rule. So simulan po natin sa ating unang example. So ang unang example natin na kailangan po nating hanapin yung ating integral ay we need to find the integral of 2t cubed plus 1 over t to the fourth t 2t, then quantity cube dt. So as of now, so kailangan po mabilis na tayong maghanap ng ating yung sa pagkuha po natin ng value ng u. Dito mapapansin natin na ang ating u dito ay ating nasa denominator, kasi yun yung nasa medyo nakapaloob sa parenthesis at meron siyang exponent na 3. So pag kinuha po natin yung derivative ng u, so equivalent to 4t cubed plus 2 dt. So ang u po natin is equivalent to t to the 4th plus 2t. And derivative ng u is equivalent to 4t cubed plus 2 dt. Then simplify natin para lang maging mukhang katulad, di ba? Kasi kailangan nating makancel yung ating numerator, di ba? So sa ngayon, makikita natin mukhang hindi pa siya pareho. So ang kakailangan natin gawin, i-factor natin. So factor natin yung 2. Kinalabasan po niyan is 2t cubed plus 1. So yung 2t cubed plus 1, the same na nung ating nasa numerator na 2t cubed plus 1. And 2t cubed plus 1 dt is equivalent to 1 half du. Yung 2t cubed plus 1 dt, pwede na nating makancel yung ating numerator. So ulitin lang natin yung ating original na function. So i-rewrite natin. So ang mangyayari, so 1 half u raised to negative 3 du. So ang ginawa natin dito, inilagay natin sa numerator yung ating denominator. So again, para mailagay po natin siya sa ating numerator, so kailangan nating baguhin yung sign ng exponent. Kaya po siya naging negative. So sa ngayon, madali na po natin siyang ma-integrate. So u negative 3, so using the power rule for integration, negative 3 plus 1, so negative 2 over negative 2. So ang mangyayari, so 1 half multiplied to negative 1 half u raised to negative 2 plus c. Then simplify, negative 1 half times 1 half, so negative 1 fourth. Then yung u, ang u po natin ay t to the fourth plus 2t raised to negative 2 plus c. So yan po yung ating first question. So kung hindi po kayo nakasunod, so ulitin nyo lang po dun sa part na nagsimula tayo ng example number 1. So dun po sa mga nakasunod, so patuloy po tayo sa example natin sa letter B. Ang example natin sa letter B, so we need to find the integral of 2t cubed plus 1 over t to the 4th plus 2. So medyo related ulit yung ating example doon sa example na letter A. So tinanggal lang po natin yung exponent na cube. Since ganito po yung ating example, so ang kakailanganin lang naman natin dito ay nakuha na natin yung u, di ba? Yung u natin dito, ang u po natin dito ay t to the 4th plus 2t. Then ang ating derivative ng u ay 2t cubed plus 1 dt. So since pwede na natin makancel ang ating numerator, so ang matitira,
mula dun sa ating nauna is 1 half du. Pag ni-write po natin yan, ang so equivalent to, yung 1 half, since constant siya, pwede nating ilabas. So 1 half, the integral of 1 over u du. Dito, since ang ating exponent ng ating variable ay 1, so hindi pwedeng gamitin yung ating power rule, ha? So ang gagamitin natin dati yung ating ln. Okay? So 1 over u du is equivalent to ln of the absolute value of u du. Kaya equivalent, the integral of 1 half 1 over u du is equivalent to 1 half ln. Ang u natin ay t to the 4th plus 2t plus c. Mabilis na po tayo sa ngayon kasi nasa episode 4 na tayo. Again, yung mga hindi pa nakasunod, may mga nauna po akong video regarding dito. So, bali sa letter C, example. So, yung pangatlong example natin. So, ang unit, we need to find the integral of x over the square root of 1 minus 4x squared dx. So, to find u, mostly ang ating u, obvious naman, yung ating nasa loob ng radical sign. Ano ba yun? Ang u natin is 1 minus 4x squared. At ang du natin is negative 8x dx. And x dx, o yung natin nasa sa numerator, is equivalent to negative 1/8 du. So, pwede nating mapalitan yung ating numerator ng original function ng negative 1 over 8 du. Isunat po natin ulit. So, yung negative 1/8 pwede po nating ilabas. So, nasa labas na po siya ng integral sign. So, negative 1/8, the integral of u raised to negative 1/2. So, again, yung nasa square root sign, so, pwede natin siyang palitan ng 1/2. Then, itinaas natin. So, pinalitan natin ng sign. So, kaya naging negative 1/2 du. Then, the integral is equivalent to negative 1/8 times u raised to negative 1/2 plus 1. So, 1/2 over 1/2. Kaya naging times 2. So, negative 1/8 times 2 u to 1/2 plus t. And the final, for the final answer, so we have negative 1/4 square root of 1 minus 4x squared plus c. Okay. Ayan po yung at letter C na examples. So, for letter D example, so we need to find the integral of 1 minus the square root of 1 minus 4x squared dx. So, medyo pareho nung letter C. So, ang kaibahan natin is, instead na x yung ating numerator, 1 ang ating numerator. Pansin natin, mukhang hindi natin pwedeng gamitin yung ating nakasanayan na ang nagawing u ang ating 1 minus 4x squared. Kasi, hindi natin makakancel yung ating x. So, wala tayong x dun sa ating numerator. So, ano ba yung pwede natin gawin dito? Mapapansin natin, nung ating given ay similar doon sa ating integration formula na involve yung ating arc sign. Kasi yung ating, kung matatandaan natin, yung ating integral ng 1 over the square root of 1 minus u squared du is equivalent to arc sign u plus c. So therefore, ang u natin dito ay equivalent to 2x. Since 2x squared, so equivalent to 4x squared. So, kaya ang u natin dito ay 2x. Then, derivative ng u is equivalent to 2dx. And therefore, the dx is equivalent to 1/2 du. And isulat ulit natin ang ating given na problem kapag i-write natin para mas madali natin siyang ma-integrate. Equivalent to 1/2 raised to 1/2, the integral of 1 over 1 minus u squared du. And equivalent to 1/2 arc sine u plus c. And for the final answer, 1/2 arc sine 2x plus c. Ayan po yung ating final answer dito sa ating last example for this episode.
May yung mga example po natin ngayon ay medyo challenging one. So maraming salamat po sa mga nakikinig. Sana po may natutunan kayo. Sana po may natutunan kayo sa ngayong episode. Po kayo magsawang sundan po yung aking mga videos. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, subscribe po kayo. Maraming salamat. PinoyBIX.